Naglabas ang panibagong sampina ang National Bureau of Investigation o NBI kay Vice President Sara Duterte para magpaliwanag tungkol sa mga banta umano niya kina Pangulong Bongbong Marcos. Sa Kamara naman may naghain ng impeachment complaint laban sa bise. May unang balita si Chino Gaston. 16 na complainant mula sa civil society at religious groups ang naghain ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte sa opisina ng House Secretary General. Kabilang sa kanila si dating Secretary Ging Deles na nagsilbi sa gabinete ni Yumaong Pangulong Noynoy Aquino, ang pamangkin ni Aquino na si Kiko Aquino D., running priest na si Father Robert Reyes at ang kinatawan ng mga biktima umano ng extrajudicial killings noong Duterte administration. Ang loyalty po ng mga kasama natin na mga civil society leaders ay sa taong bayan. Ito ay responsibilidad ng ating pong institusyon. They have to give this complaint a fair chance and a fair day in court. This is a very important process and I'm sure the complaint merits na dito sa lower house and then sa upper house to make time. Ang grounds of impeachment na inihain, culpable violation of the Constitution and graft and corruption, bribery, betrayal of the public trust at other high crimes. 24 ang articles of impeachment kasama ang hindi raw ma-account na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihimpan nito si VP Sara. Isinama rin ang umano'y rigged o minanipulang bidding ng laptop at iba pang electronic device sa DepEd. At ang anilay pagwaldas ng bise ng napakalaking halaga ng confidential at intelligence funds sa tatlong termino niya bilang mayor ng Davao City. Binanggit din ang pagkakasangkot umano ng pamilya Duterte sa iba't ibang krimen. At ang pagbabanta umano ni VP Sara sa buhay ng Pangulo sa Zoom press con niya noong November 23, napapasok daw sa betrayal of public trust at high crimes. Among the articles po are the misuse, the failure to account, the intel and confidential funds of both the office of the Vice President and also of the Department of Education. And nandyan din po yung grounds like yung kanyang mga threats, yung kanyang mga rants. Meron din as an article about the her involvement also in the extrajudicial killings during her term as mayor of Davao City. Ayon sa House Secretary General, susuriin nila ang complaint base sa mga alituntunin ng impeachment process saka ipadadala sa House Speaker. Sa December 21, ang huling sesyon ng Kamara bago sila mag-adjourn. We have 10 days to act on it. 10 session days. So pag pinail ngayon, kulang na. Kasi bali 9 session days na lang eh. Paniwala ni Sendanya, hindi hadlang sa paggulong ng impeachment ang limitadong panahon ng Kamara para talakayin ang impeachment complaint. Mahalaga po itong impeachment complaint na ito para simulan na yung totoo na step process towards holding the Vice President accountable. Simple lang naman po ang kailangan natin tandaan. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kaugnay naman sa umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez, iniurong ng NBI ang kanilang investigasyon sa December 11 matapos hindi sumipot ang bise noong nakarang linggo. Inihatid ng mga tauhan ng NBI sa OVP sa Mandaluyong ang panibagong sampina para padaluhin si VP Sara. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng bise tungkol sa impeachment complaint at bagong sampina ng NBI. Ito ang unang balita, Chino Gaston, para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.